Tayong lahat ay nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, ang misang ito ating ialay sa Panginoon sa pasasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya na ating natanggap, lalong-lalo ng biyaya ng buhay at ang ating pamilya. Ang misang ito ating ialay sa ating mga kapatid na may sakit, lalong-lalo na ang nasa ospital natin, mga kapatid, at yung mga cancer patients natin. Ipanalangin natin sila sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. At ngayon, mga kapatid, ating alalahanin ang ating mga pagkukulang, ang ating pagkakamali. Tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo, ang Papa na si San Pio ika-10 upang kanyang patagin ang panampalatayang Katoliko at pag-isahin ang tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamta namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, sinabi sa akin ng Panginoon, tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniitindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapan ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapan na mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapakikinabangan ang mga ito. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho.
Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginoy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Ang lahat po ay magsitayo. At sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa ng isang denaryong maghapon, sila'y pinuntahan, pinapunta sila sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng ikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa," at pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng magiging ikalabing dalawa ng tanghali at ng maikatlong hapon, at yun din ang ginawa niya. Nang mag-ikalima ng hapon, siya'y lumabas ulit at nakakita pa ng mga iba't ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito buong maghapon? Wala pong magbibigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ang may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa buong magtrabaho. Ang mga nagsimula ng ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-isang dinaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit pa doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang dinaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan.
Sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng napakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpapare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi iba't ibang nagkasundo tayo ng isang dinaryo. Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigin sa ari-arian ko? O naiinggit ka? Naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob. Kaya't ang nahuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Muli, magandang tanghali po sa kanilang lahat. Magandang tanghali din po, Padre. Lalong-lalo na po ang nanonood sa ating live streaming sa ating Facebook. At sa mga nagdarasal ngayon kay Santo Padre Pio. Tayong lahat, ang pagtingin ng Diyos ay pantay-pantay. Lahat na biyaya na Kanyang ibinibigay sa atin, ang bawat isa sa atin, meron. Para sa Diyos, walang uuwi na luhaan. Lahat po ay binibigay niya ng biyaya. Ang biyayang ito sa iba't iba lamang na mga panahon ibinibigay. Pero tayong lahat ay tatanggap. Dahil ang tingin sa atin ng Diyos ay pantay-pantay. Minahal niya tayong lahat. At dahil diyan mahal tayo ng Diyos, patuloy siya sa atin nag-aanyaya na gumawa ng kabutihan na magsilbi sa kanyang ubasan. At ang ating gantimpala na higit pa sa material na bagay ay ang buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako sa atin lahat kapag tayo ay gumawa ng naaayon sa kanyang turo. Kaya nga ang lahat, dapat hindi tayo nagkakainggitan. Ang inggit ay isang sakit sa katawan na hahadlang sa pagpasok ng biyaya ng Diyos. Huwag mo rin ikumpara ang iyong sarili sa iba at magrereklamo tayo sa Diyos, bakit po siya ang dami niyong ginawa at ibinigay, ako wala. Mga kapatid, ang Diyos ay may sariling time frame at siya lamang ang nakakaalam kung kailan niya ibibigay ang hinihingi mo na biyaya. At alam niya kung kailan yun ibibigay. Hindi sa ating kagustuhan na ibigay kaagad-agad, hindi ho. Ang kalooban, ang kagustuhan ng Diyos, yun po ang masusunod. At kapag siya'y nagbigay sa atin in a perfect time, perfect place, perfect na taon ang lahat, dahil siya'y nakakaalam. Kaya tayong lahat ay hindi dapat magreklamo sa Diyos o ikumpara ang ating sarili sa iba. Dahil may panahon na tayo rin ay tatanggap ng para sa atin na biyaya. In His time, hindi ho sa oras na gusto natin. Kaya mga kapatid, ang ating gawin ay magdasal at maghintay sa oras na itinakda ng Diyos sa pagbibigay ng biyaya para sa iyo at para sa ating lahat. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre,
Pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang hain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming magdiriwang nang may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio sa taimtim na pagganap at pakikinabang ng wagas sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayon, si Papa San Pio ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihayag ng pangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapagpangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol. Kaya kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyo. Narangilan ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagulat sa bulak sa pilayay ng kalakat at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagay na pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, ipinaghati niyong inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, itong aking katawan ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman o matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalalad, pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaisa ni Francisco ang aming Papa at ni Gilbert ang aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang kapatid naming nahimlay na pag-asang sila'y muling mabubuhay, yun din ang lahat na mapumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na gagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. So, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming planibigan dakilang araw ang nagpapahayag ng tagapagligtas naming na si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. At ngayon mga kapatid, bibigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
gives me to revive my drooping spirit. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San Pio, kami nagsalo-salo sa banal na hapag, ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang inyong mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilhok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, para po sa mga kabataang inihahanda para sa pagkukumpil na nakadalo ng seminar, meron po kayong kumpisal ngayong 24 ng Agosto mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali sa Chapel of Reconciliation. Mangyaring makipag-ugnayan sa opisina para sa mga detalye. Ika-4, sa darating pong Biyernes ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 21 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang banal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahing dasalan,
na nagpapaalaala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na natin ang banal na pagdiriwang, humayo kayo taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.